ginanong ko pa sa ibon, hey bird, this is your babies. Pwede ka naman mag-work sa Amerika kahit tourist ka, basta sa kamag-anak lang sa bahay. Di ka na dadaan ng immigration para sabihin mag-work ka. Wrong. Hindi po ganun, guys. Hey, what's up guys? Ayan, so today tayo ay mag-mow ng lawn. Kita nyo naman, grabe. Sobrang kapal na ng grass. Ayan po, grabe. Ang init, as in parang nasa Pilipinas lang ako, guys. Wow. Kasi kailangan na mag-mow kasi nga ito, tignan nyo ah. Mayroong mga peste. Peste talaga. Ayan, yung mga weeds. Yan yun, para mawala na sila, guys. Mas marami sa kapitbahay namin. Wow, competitive. So ayan, pag-muna tayo. Pero ililigpit ko pala muna tong mga sprinkler muna. Okay. Grabe guys, tingin nyo. So sobrang init yata ng araw na matay itong mga daisy. Ano ba yan? Mabubuhay din naman yata. Tapos ito pa guys, naalala ko dati nung bagong dating ako dito sa US. Itong mga bulaklak na yan, kala ko dati gandang ganda ako, pero hindi guys, ano yan? Mga weeds yan, mga parang peste yan sa grass. So ayun, kaya magmumaw na tayo, wait lang. Ayan, natapos na ako mag-mow guys. Nag-ano na rin ako. Napag-desisyon na ako mag-ano na rin. Tawag dito, mag-sprinkler na ulit. Wala lang. Naglagay ako ng konting seeds kasi may mga bare spots pa din eh. Arte, diba? So, ayan. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. At kung bago ka dito, ako po si Vince, Filipino living the American dream. At gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated every time may bago tayong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and or Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. At sinasagot natin yung mga comments nyo dun sa mga previous video at kadalasan sa latest video. Huwag na nating patagalin pa. Glock 9 mode tayo ngayon guys para mabilis lang. Brent Angelo Valladolid, hi Vince, ang luwag ng backyard mo, talagang deck na lang ang kulang. Lagyan mo na lang ng manipis na wire mesh or wire mesh yung pinapasukan ng ibon. Keep on uploading videos in regards. Thanks, Brent Angelo Valladolid. Actually, nilagyan ko na talaga ng vent cover yun. Nabili ko sa Home Depot. Kung hindi ko pa napakita, sige next time kapag lumabas ulit ako, nilagyan ko siya na actually nag-DIY lang ako sa ilalim kasi nilagyan ko nga ng vent cover pero yung may maliit na butas, doon pumapasok yung ibon last time. Kaya nilagyan ko siya ng parang, basta nag-DIY ako, nilagyan ko ng epoxy para talaga hindi makapasok. Parang hindi advisable yung wire mesh kasi sabi nila, kapag masyadong maliliit yung mga butas, magbe-build up ng lint. So ayaw natin yung mga likabok, di ba? Ay palabas ng hangin. So magbe-build up dun, kaya yun yung iniiwasan. And then sa backyard naman, yes, oh, medyo maluwag nga. Wala pang ano, yung balak namin dun is stamp concrete. Wala pa. Ipon-ipon muna tayo. Kaya guys, mag-follow na kayo sa akin sa TikTok at subscribe na kayo dito at follow nyo ako sa Instagram, panoorin mga reels ko. Ganyan. Grabe magano, rumakit, di ba? Para may pambili ako ng stamp concrete sa patio. Bianca Capistrano, hi Vince, nawala comment ko, ha ha ha. By the way, salamat sa pagsagot sa madami kong tanong sa last vlog mo. Anytime. Baka pwede mo naman din kami ma-enlighten on the different health insurance plans in the US, lalo na sa mga soon na mag-migrate sa US. Just in case familiar ka lang. I read that there are several US healthcare insurance options like HDHP, PPO, and EPO to name a few.
medyo nakakalito lang kasi. Thanks and hope to see you soon. We just had our visa approved. So, most likely, andyan na kami ni Javi around June or July. Woot, woot! Oy, congrats! Isang masigarbong. Masigarbong? Ano yan? Masikabong? Ano yan? Wah, hindi na marunong Tagalog. Masigabong. Masigabo ba? Masigarbo? Masigabong palakpakan. Kay Bianca Capistran. Uy, congrats. Alam ko, grabe, di ba? Iba yung feeling kapag na-approve na yung visa. As in, para kang nanalo sa loto talaga. Grabe. Anyway, congrats sa inyo. Doon sa healthcare insurance options, meron na yata akong vlog nun before eh. Panoorin mo nga. Actually, Google mo lang siya. Meron mga illustration doon. Yung nga, comparison kung HDHP, PPO, EPO. May HMO rin yata eh. Yung sa amin PPO. Tapos yung PPO na yun, dalawa pa yun. Merong high deductible or yung low deductible yata. Sorry naman, di ako nakatulong. Pero meron na yata akong vlog na nailabas about it. Let me know kung wala. And again, congrats sa inyo, Bianca Capistrano. See you soon. Next. John Del Di Mayuga, grabe summer season na naman dyan, Kuya Vince. Baka pwede bike vlog naman next time. Ilibot mo kami sa subdivision nyo dyan. Pero kung hindi, baka busy po kayo. Okay lang po. Next. Basta more birds to come. More birds to come. Boy, ayoko na ng birds dito, guys. Ang hirap maglinis. Ang dami kang ipot-ipot sa labas. Ano ba? And content. Just kidding. So, sa bike vlog, pwede siguro paikot-ikot ako dito next time, diba? So, init ni Arte yun. Hindi, pero okay lang. Sige, next time. Kaso paano, naiwan ko sa Pilipinas yung GoPro ko eh. Para sana, diba, nakasabit lang sa ano. Paano ko mag-vlog? One hand lang? No hands! Hindi na ako marunong nun, guys. Dati nung bata-bata pa ako, marunong ba ako mag-no hands eh. Harold Bado, ako yung Vince, paborito ko spam eh. Stay safe, more Vince. Kala ko ako lang yung may paborito ng spam eh. Sarap yan ang spam, diba? Emil Santana, Sir Vince, bigyan mo ng pangalan yung tatlong itlog kapag napisa na. Unfortunately, I think nabugok siya. Hindi siya na ano eh, hindi siya napisa or ewan ko kung matagal pa. Inimo ko doon sa labas tapos mukha talaga ako siyong anong ginanong pa sa ibon. Hey bird, this is your babies. Hindi ko alam talaga paano ibibigay kasi I swear, I felt bad nung kinuha ko yung mga itlog na yun. Hindi naman talaga yung puntin ako. Gusto ko lang tanggalin talaga yung mga pugad doon kasi nga prone daw sa sunog ng bahay yun, guys. So yun, ewan ko baka nabugok, sana hindi. Ayun, kaya binili ko naman dalawang bahay. Maganda pa yung bahay na binili ko, diba? King Reaper XD, new subscriber here. College graduate po ako ng BS of Computer Science at wala pang work experience at the age of 28. Kasi busy sa pag-review for LET. Tapos, ano ba to? Licensure exam for teachers. Joke, hindi ko alam. Tama yata ako, diba? LET. Tapos pandemic pa kaya na-delay yung exam. Plan ko na din na mag-work kahit hindi passer dito sa Pinas para makapag-ipon papunta Amerika. Tanong lang po, college grad and planning to work in the US at the age of 35. May chance pa ba na makakakita ako ng work sa US? I want to work there and also write a novel at the same time. Uy, ayos yan. Is it too late to find work there at the age of 35? No! Dito walang discrimination sa age. Makita mo talaga dito, let's say sa mga iba't ibang establishments or sa mga retail stores, meron talagang mga may edad na at hindi sila nagde-discriminate sa age dito. Di ba yung typical na resume sa Pilipinas, yung like yung normal lang talaga, merong age or birthday, may religion, ganyan. Dito walang ganun, guys. Talaga yung name, address, number. Basta dito walang discrimination sa age. Ang dami ko sinabi, pero yun yun. So makakahanap ka ng work dito at the age of 35. Don't you worry. Echo of Korea Cross Blended, fun and interesting. Thanks for sharing. Keep on doing great content. More to look forward. Blissful moment and always be safe and healthy. Thanks, Echo of Korea Cross Blended. DCP, Vince, matagal mo na ako supporter. Nagbago lang ako ng account. Gusto ko lang sabihin, ID or interview date na namin next month. Finally, EB3 visa. Uy, congrats, congrats. Hehe, sana pagdating namin dyan sa US, in a year, makabili na din kami ng bahay. Wow. Sana, di ba? As in, pagdasal nyo yan, talagang pag nakabili kayo ng bahay after 1 year, congrats! Meron kaming kilala, after 1 year lang nakabili sila ng bahay. So, kung kaya nila, kaya nyo din. Kasi kami nakabili after 2 years eh. 2019 ako dumating dito, February. Tapos 2021, March, namin nabili yung bahay. So, yun, 2 years yun sa amin. Ano pa kaya pwede mo ma-advise mga dapat namin i-prepare at paghandaan except sa pera? Your mind and heart. Hindi, pero seryoso talaga, kailangan mo ihanda yung sarili nyo at yung mga damdamin nyo. Kasi yung mga thinking natin nung nasa Pilipinas pa tayo na, nasa Amerika, ang daming pera, syempre dollars naman talaga yung earn nyo. Pero palagi yung sinasabi na yung mga expenses dito, naka-dollars din. So, hindi porke dollars yung inaano, tiba-tiba. Palagi yung talaga sinasabi sa mga previous vlogs ko, diba? Yun nga, yung dollars kasi pag pinadala mo sa Pilipinas, marami talaga siyang mararating, diba? Kasi yung conversion nga naman, yung palitan medyo malaki. Pero dito, makikita mo talaga marami ding struggle dito sa pera, guys. Maaring maganda palagi nakikita nyo sa mga vlogs. Kung hindi lang sa akin, yung sa ibang mga YouTubers.
Pero grabe rin yung financial struggle ng ibang mga tao dito, guys. Diyan nga sa Pilipinas, nakukuha pa ng mga tao pumarty-party pag weekend. Eh. Kumbaga, paano ko ba sabihin? Parang unlaid. Hindi layback eh. Pero parang ang chill ng mga tao. Dito kaya hindi mo makukuha kasi unang-una kapag pumarty ka sa bar, parang ang mahal. Parang mahal pumarty dito mag, you know, bar-bar ka, ganyan. Parang ilang bote lang. Sa Pilipinas, kapag birthday, pwede mo pa ipasara yung buong bar. Eh. Libre mo, di ba? Dati nung birthday ko, pinasara ko pa yan. Dito hindi pwede, guys. Kanya KKB dito, by the way. So, ano pa ba mga pwede ko i-share? Going back pala, ang dami kong sinasabi dito. Ang DCP, panuorin mo yung mga previous vlogs ko. Lalo yung ano, yung Buhay Amerika ang katotohanan. Yun talaga yung pwede nyong i-prepare. Kasi yun yung isa sa mga una kong vlogs. Yung mga napansin ko dito sa Amerika nung simula nung lumipat ako galing Pilipinas. Grabe talaga yung adjustment, syempre. Unang-una sa language. Meron talaga yung language barrier. Maski we speak English in the Philippines. Iba talaga pag nandito ka. Merong mga phrases at merong mga, kumbaga yung humor nila, iba. Kung yun, basta yun. Medyo, mapapansin mo yun pag nandito ka na. Tapos dito, puro work lang. Hindi palaging ang daming time tumambay, chumil, inuman pag weekend. Hindi. Dito parang, ewan ko, parang dito hindi uso yung puro hingi lang yung mga tao. Alam mo yun, yung parang, pero yun yung maganda. Don't get me wrong, guys. Diba sa Pilipinas, ano, yung talagang tulungan tayo, family, ganyan. Pero dito parang, ano eh, parang kanya-kanya talaga. Or, kaya ako nung siguro nasasabi kasi syempre hindi naman ako dito born and raised, diba? So, ayun, sinasabi ko lang na hindi palaging masarap yung buhay dito. Parang nakakapagod talaga. Mas napapagod nga ako ngayon eh. Ngayon ko lang talaga na-experience yung ganito na talagang literal, ano, parang kayod. Yun yung term eh. Kailangan pumayod. Anyway, so yun, DCP, ihanda mo na ang sarili mo. Nanakot, hindi pala, pero congrats sa inyo. See you soon. Nurse Marian RN, hello Vince, musta naman? Ox naman ito, still alive and kicking. Ha, feeling close. Gusto ko lang matanong if sumasahod ka na ba sa YouTube mo. Curious lang. Oo, sumasahod na po ako sa YouTube. Maliit lang. So yun, para sa mga gusto magtanong, magkano, hindi ko na sasabihin, pero maliit lang talaga siya. Medyo mas okay pa yung kinikita ko sa mga brands na kinokollab ko or yung mga pinapost ko sa Instagram. Kaya, guys, follow me on Instagram. Promoted, diba? Pero hindi, follow me on Instagram, follow me on Twitter, follow me on TikTok, kasi, guys, I'm all over the place. Nagulat ako, isa akong kaibigan dito, sabi, uy, nakita kita sa ano, sa ads, sa commercial. Sabi ko, hindi, ganun talaga yung side hustle natin. Hindi lang tayo puro pakyat sa ano, sa TikTok, tsaka sa Instagram Reels, tsaka sa YouTube Shorts. Ay, by the way, guys, kaya pala, mapapansin nyo, ang dami ko ina-upload na YouTube Shorts, yung mga short videos, yung mga entertainment videos lang. Kasi basta, meron tayong proyekto, kaya kailangan medyo active-activan tayo sa ganun. Pero tuloy-tuloy pa rin tong vlog ko, syempre. Going back to Nurse Marian RN. Pwede pa shoutout sa family ko, Rafa yung anak ko at sa asawa ko si RJ na fan mo. Oy, shoutout to Rafa na anak ni Nurse Marian RN at kay RJ na asawa ni Marian RN. Marian RN. At shoutout kay RJ na hubby ni Nurse Marian RN. RJ bro at Rafa. Baby Rafa, hello sa inyo. Pakabait kayo kay mami. Pakabait kayo kay mami. So yun. Hehehe, God bless you. God bless you too. Movie marathon, pwede ka naman mag-work sa Amerika kahit tourist ka, basta sa kamag-anak lang sa bahay. Di ka na dadaan ng immigration para sabihin mag-work ka. Wrong. Hindi po ganun, guys. Ano ba yun? Kaya ka naka-tourist visa, main purpose is to travel and leisure. Dapat hindi natin inaabuso yung tourist visa na yun kasi, again, tourist visa, kailangan turista ka lang dito at hindi yun work. Kaya merong ibang visa for that kasi hindi yun para dyan. At kung nahuli kang nag-work at ang mga papeles mo ay hindi pang work, yari ka, syempre madideport ka. I don't know, pero wag ganun. Kasi, alam nyo, kaya siguro may visa at nahihirapan ma-approve ibang mga tao kasi ang daming umaabuso sa ganun. I don't know, marami sigurong tatamaan, pero syempre, di ba? Kaya nabuo yung word na TNT. Pero syempre, maraming tao dito ang nakakapunta legally. So, sana ganun tayo lahat at wag tayong umabuso. So, what do you guys think? Comment down below. That's it for today, guys. Thank you so much for watching. At so, if you have any questions, suggestions, kahit ano, comment down below. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button. Again, click the notification bell. Follow me on my social media accounts at magkita-kita tayo on my next video. Bye-bye.